Hello mga ka-Viofa! Welcome po sa aking YouTube channel. At syempre, pag-uusapan natin ngayon kung paano tanggalin ang watermarks gamit ang application na KineMaster sa pag-i-edit ng video. Pero, sa video i-upload po. Kaya naman, hallelujah! Nagbibidyo ako! Kaya naman, hallelujah! Nagbibidyo ako! Hello mga ka-Viofa! Welcome po sa aking YouTube channel. At syempre, ngayong araw na ito, pag-uusapan natin kung paano tanggalin ang watermarks gamit ang KineMaster app sa pag-i-edit ng video. Pero, bago yan, isang magandang-magandang araw o gabi sa inyong lahat. Pero, bago natin simulan ang pagbibigay ng tips sa inyo kung paano tanggalin ang watermarks sa video ninyo gamit ang KineMaster. At syempre, bago yan, kailangan nyo munang i-subscribe ang channel na ito at pindutin nyo lamang ang subscribe pati na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng video i-upload ko. Kaya naman, subscribe na! Pinili ko ang KineMaster na gamitin ko sa pag-i-edit ng video dahil para sa akin ito ang mas madali. Pero sumubok na rin ako ng ibang video editor katulad ng Filmora, kaya lang hindi ko gamay at nahirapan ako mag-edit ng mga video ko. Kaya napunta ngayon ako sa KineMaster. Ito yung nagustuhan ko dahil ito yung mas madali para sa pag-edit ko ng mga video. Kaya lang, medyo nagtataka ako pagkatapos ng pag-edit ko ng video, may nakikita akong watermark sa video ko. Yung pala, para matanggal ang watermarks na yun, kailangan mong magbayad. No? Magbayad at may buwan at taon kung kailan ito mag-i-expire. So, mabibitin ka lang. Ngayon, isa sa mga natutunan ko at nakatulong sa akin sa pag-research, natuklasan ko na pwede naman palang libre ang paggamit ng KineMaster na walang bayad at walang expiration at magagamit mo na ito habang buhay. Maganda gamitin ang KineMaster. Sa KineMaster kasi, marami kang magagawa at ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng KineMaster kapag kayo ay nag-i-edit ng video. Ganito siya. Makikita ninyo dyan, mayroon siyang layer, media, at audio. Mayroon siyang iba't ibang parts kapag pinindot niyo ang bawat yung tatlo na yan, yung layer, media, at audio. Daming istorbo! Hi! Hello! Balik tayo at syempre, pasensya na. O, diba? Umuwi ako ng bahay kasi maraming store ko doon sa kanila. Diba? Nakita mo naman, bagong outfit. At syempre, may pa-headband pa mo lang. So, siya. Ano ba yung tinatawag ng watermark? Kapag sinabi natin watermarks, ito yung pangalan ng KineMaster na hindi matanggal-tanggal dyan sa screen nyo, sa video nyo na ini-edit nyo. Pwede naman natin matanggal yan. Mamaya ituturo sa inyo. At syempre, ganito ang screen o video na mayroong watermarks. At ito naman yung screen na walang watermarks. Ngayon, paano natin tatanggalin ang watermark sa video ninyo gamit ang KineMaster? Siyempre, ang una ninyong gagawin ay i-download mo lang ang app na AC Market. Ito ang AC Market. Yan. At ang AC Market ang makakatulong sa inyo upang mawala ang watermarks sa paggawa ninyo ng video na walang bayad at libre magagamit nyo pa habang buhay. At kapag na-download nyo na ang AC Market, doon nyo siya isa-search ang KineMaster. At dito nyo na rin siya ina-download. Katulad nito.
Ayan. At kapag na-download nyo na ang KineMaster gamit ang AC Market, maaari na kayo mag-edit at mawawala na rin ang watermarks dahil sa tulong ng AC Market. Katulad ng video ko ngayon. Diba? Wala ng watermarks dahil ganito ang ginawa ko. At i-allow nyo siya ng i-allow. At ganun pa man, ganun lang kadali. Kaya enjoy kayo sa pag-i-edit ng inyong video. Sana magustuhan nyo ang simpleng paraan ng pagtanggal ng watermarks. Sana nagustuhan nyo. Kahit pa paano nakatulong ako sa inyo. Salamat po and enjoy editing!